Pag-uusapan niya natin ngayon, itong action camera na ginagamit ko ngayon, ang Akaso B50 Pro action camera. Ngayon, umpisa natin, ano ba yung katangian meron yung Akaso B50 Pro? Ang dapat mong hanapin sa isang action camera kung nagbabala kang bumili. Una, yung video resolution. Ang Akaso B50 Pro, kaya niyang mag-produce o maglabas ng video resolution mula sa pinakamababa na 720p 30 frames per second papunta sa 1080p 30 frames per second hanggang sa pinaka maximum resolution niya na 4K 30 frames per second. Ngayon ako kasi ang gamit ko, lalo na ngayong nagre-record ako ng video, ay 1080p 30 frames per second lamang. Kasi mapapansin nyo naman, kahit dito pa lang, malinaw na talaga yung recording o yung video, no? Kasi kapag itinaas ko pa ng 4K, hindi na kayang i-play ng tablet ko. Pero, kung meron kang smartphone, kayang-kaya mong ma-play yung 4K 30 frames per second na video resolution niya. At talagang masisihan ka kasi mas malino pa dito yon, kasi yun yung maximum resolution na kayang ibigay ni Akaso B50 Pro. Hindi totoo yan. Ngayon pangalawa, meron din siyang adjustable view angle lens. Mapapansin nyo dito sa video ko, hindi lang yung harapan. Hindi lang yung harapan yung nakukunan niya ng video, kundi pati yung magkabilang gilid. At syempre yun yung mahalaga kapag nasa biyahe ka, di ba? Gusto mong ma-capture o makuha na ng video. Hindi lang yung harapan, pati yung gilid. Lalo na kung mahilig kang mamasyal sa magagandang lugar na may magagandang tanawin. Magaling mo pala dyan, ha? Hindi ko alam. Pangatlo, ito gusto ko talaga sa lahat. Meron siyang EIS o yung tinatawag na Electronic Image Stabilization. Gumbang! Electronic Image Stabilization. Yun! Electronic Image Stabilization. Ano yung ibig sabihin nun? Itatanong mo pa? Mapapansin niyo rito sa video. Kahit na mabilis, mabagal, lalo na kung malubak, may hump, hindi nakakahilo panoorin, no? Hindi siya nakakahilo panoorin, hindi siya yung parang lumilindol, hindi nakakaduling. Pwede na! Yun yung electronic image stabilization na mahalaga na meron dapat sa action camera ang pipiliin mo. Gaya niyan, may hump. Yan, no? Yun. Kahit may humps, mapapansin mo, swabe lang. Smooth lang yung recording niya. Hindi siya yung tipong nakakaduling, parang lumilindol. Kaya maganda na yung pipiliin mong action camera kung nagbabala kang bumili, ay meron nitong Electronic Image Stabilization or yung EIS. Wow! Hindi lang naman action camera yung kasama doon sa box kapag nag-order ka ng Akaso V50 Pro. Marami siyang kasamang accessories. Gaya ng helmet mounts. Sobrang daming helmet mounts. Mounts para sa helmet ng bisikleta at motorsiklo. At pwede mo rin siyang ikabit sa manubela ng bisikleta. Meron din siyang waterproof case, no? Nakasama. Pwede mo siyang gamitin underwater. Kaya kung maliligo ka ng ilog, dadayo ka ng kompetisyon ng paglaki. Dadayo ka ng sisiran. No? Kung dadayo ka ng sisiran, no? Talagang maganda siya, malinaw siya. Kung malinaw yung tubig sa ilalim, malinaw din yung maire-record ng video. Ngayon, meron din siyang
wind and noise reduction sa settings niya, no? Kung saan pwedeng ma-reduce o mabawasan yung hangin o ingay sa background ng video mo. Sinungaling ka! Pero ako kasi, dito sa karanasan nyo, sa gamit ko nga ka, sa V50 Pro, sensitive talaga yung internal microphone niya. Kahit na itong external microphone na ginagamit ko ngayon. Kaya ang ginawa ko, para hindi niya masagap yung ingay at hangin mula sa labas ng helmet, nilagyan ko ng sariling face mask yung external microphone na gamit ko ngayon. Kaya mapapansin nyo ngayon, talagang boses ko lang yung maririnig nyo, no? Meron ng maingay na makakasama sa recording o sa audio, napakahina na lang. Talagang boses ko na lang yung maririnig ninyo. Ngayon, hindi lang sa araw pwedeng gamitin itong Akaso V50 Pro. Pwede rin siya sa gabi. Natry ko na to at ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano yung itsura ng video kapag sa gabi kayo nagre-recording. Ngayon, kung ikukumpara mo yung presyo ni GoPro sa presyo nitong Akaso V50 Pro, halos mahal ng 5 times si GoPro. Sinungaling ka! Kumpara dito kay Akaso V50 Pro. Ngayon, ang mapapansin nyo, lubak-lubak dito, ginagawa yung kalsada dito eh. Kaya ayan, durog na naman si Alpha. At yun niya, mapapansin nyo, mas mahal talaga si GoPro, pero pagdating sa quality ng video, eh hindi naman nahuhuli si Akaso V50 Pro. Kaya hindi kung hanap nyo, gola lang yan. Budget action camera, o ikaw nga budget meal action camera. Try nyo itong Akaso V50 Pro kasi talagang para sa mga nag-uumpisa pa lang, gaya ko na mag-vlogger-vloggeran. Pwede na to. Kasi malinaw naman talaga. At smooth yung video na kaya niyang i-offer sa'yo. Ngayon, magkano ba yung Akaso V50 Pro? Nakita ko siya sa Lazada at Shopee. Ang presyo niya ay nasa 5,000 o 5,200 pesos. Mamamay yung presyo, pero sigurado yon nasa 5,000 lang yung presyo niya. Ito kasing action camera na nabili ko. Sa tropa ko lang to. Kaya nakatipid ako dito halos 50%. Dahil bumili niya ng bagong action camera. GoPro yata yon. Kaya malaking natipid ko dito. Dahil halos kalahati lang ng original price yung ibinigay niya sa akin. Kaya, swerte ko na. Tip ko lang sa inyo, no? Kung nagbabala kayong bumili ng action camera, wag na wag po kayong bibili sa kahit saan mang online selling page, no? Gaya na lang sa Facebook. Nakalat po yung scammer dyan. Lalo na kung makikita nyo kung ano-ano yung pang-akit nila. Nakalagay 75%, 85%, kunin nyo na, bilhin nyo na, Suki, napakalinaw, pwede sa tubig. Tapos pag humingi ka ng sample, bibigyan ka nila ng magandang sample, no? Hindi mo alam kung doon talaga galing sa action camera ang binibenta nila yung video footage na pinapakita nila sa inyo bilang sample. Pag nakakita kayo ng action camera na sobrang mura, halimbawa naglalaro sa
600, 2,000 pesos pataas, magduda na kayo. Huwag nyo nang patulan kasi scam po yan. Una sa lahat, yung brand yung titingnan nyo. At saka, pinakamaganda, manood muna kayo ng review sa YouTube o Google para matiyak nyo na yung action camera na nakita nyo sa Facebook o sa online selling, ma-review nyo. Makita nyo kung legit ba talaga siya at kung talagang iyon yung action camera na makukuha mo. Kaya kung ako sa inyo, kung bibili lang din kayo ng action camera, doon na kayo sa legit na seller o online selling page o online selling, ano ba yan? Platform ba yan? Basta kaya ng Lazada at saka ng Shopee. Doon lang kayo order kasi makikita nyo na talagang may mga review yung mga customers na bumili sa kanila. At ganun nga yung ginawa ko bago ako bumili ng action camera. Tinignan ko muna, sinigurado ko muna na legit talaga at talagang okay talaga yung bibiling kong action camera. Makikita naman ninyo yun sa Lazada o Shopee. Kapag binrowse nyo o sinerch nyo yung Akasa V50 Pro, makikita nyo doon sa baba yung mga review o feedback ng mga customers na bumili ng Akasa V50 Pro. At karamihan nyo sa mga nakita at nabasa ko doon, talagang satisfied sila, nagandahan sila, malinaw daw yung camera, at talagang sulit daw yung pagbili nila sa Akasa V50 Pro. Kaya baka naman Akasa, baka naman, bigyan mo pa ako ng jacket ni Kuya Well.